Kayo po ba mga bossing ko ay lagi na lamang pong apple of the eye ng mga taong chismosa, pakalimera, inggitera. At parang piling nyo ay dumadami pa po lalo sila mga bossing. Or kaya po mga bossing ko ay kasalukuyang panay kamalasan na lamang ang dumadarating po sa buhay po ninyo. May tuturo po ako sa inyo, goodbye kamalasan, goodbye sa mga dumadaming toxic sa buhay, at kailangan din po natin mga bossing ko ng karayom. Ayan. Ngayon po ang gagamitin natin karayom mga bossing ko ay yung pong may sinusulutan mga bossing ko ng na sinulid mga bossing. Ayan. Ngayon po, pero kung meron kayong yung may ulo mga bossing, pwede rin po yun. Ngayon po ay kukuha lamang po tayo mga bossing ko ng isang piraso. Isang piraso lang po nito. Dumulas ang aking kama, ang aking mga kuko. Ayan. Ayan. Ngayon po, kukuha lang pa tayo ng isang piraso. Ngayon po mga bossing, sabayan po na, ninyo po ako mga bossing, kung kayo po ay maraming mga toxic sa buhay ninyo. Ito po ay madidetect po natin kung sino ang tao na toxic sa buhay po natin. Halimbawa, meron tao na nakarating sa inyo, chinichismis kayo, or kaya may pumaplastic sa inyo. Na, kunyari, nakikichika siya, pero siya naman pala, halimbawa, nakikiconcern. Tapos, siya naman pala ang numero uno na nagdadala ng mga chika sa inyo na hindi naman tunay, or kaya nadadagdagan ng istorya na kumbaga maiinis ka lang kapag nalaman ninyo. Kaya, kung wala namang ginagawa masama, ay kumbaga wala naman po ito. Pero kung may ginagawa kang masama, o kaya yung taong ito, ay may balik sa kanya. Kumbaga, ibabalik nyo lang din po sa kanila kung ano yung ginawa po sa inyo. Ngayon, isusulat nyo po dito ang kanyang tunay na pangalan at apelyido. O kaya, isulat nyo po na kung sino man ang mga tao na toxic sa buhay ninyo, ay gusto nyo nang maalis po sila sa landas po ninyo, yung di na kayo pakikilaman pa. Yung pang lalayo lamang mga bossing, baka kung ano isipin po ninyo. Yung lalayo lang naman mga bossing, lalayoan ka na ng mga toxic sa buhay ninyo. Pagtapos, tusok-tusok nyo po ito. Habang kayo nagwi-wish, tusok, 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 tusok. Hanggang sa kayo pa mga bossing ko ay kumbaga makontento na, nasabi nyo na lahat ang gusto po ninyo, na layuan na kayo, pero huwag kayo magwi-wish na masama sa kapwa. Yun lang tipo na lalayoan lang kayo. Yun lang iwi-wish po ninyo, wala nang iba pa. Kasi masama rin po na nagwi-wish na masama sa kapwa. Eh, paano na lang kung nagkamali ka? O, ay di, sa'yo ang balik po niyan. Kaya mas mainam, sulat nyo lang po dito, kung sino man yung mga tao na toxic sa buhay ninyo, chinichismis kayo, pinaplastic kayo, layuan na kayo ng mga taong ito. Ganun lamang po ang pagwi-wish mga bossing. Pagtapos mga bossing, ibilad nyo po ito sa sinag ng araw. Pero ibibilad nyo siya, itutusok nyo po ito. Yan. Ibibilad nyo po siya mga bossing. Ngayon pa mga bossing, tapos ng alas 8 ng umaga, kunin nyo po ito at ilalagay nyo po ito sa madilim na lugar. Halimbawa, sa ilalim ng cabinet, sa mga madidilim, yung tipong nasa ibaba, madilim, para katakutan niya po at kayo po ay layuan na nila. Simple at napaka-epektibong pamamaraan. Kung naniniwala kayo mga bossing at naisyo po itong gawin, para hindi ka na ma-pressure, subukan nyo po ito, proven po ito mga bossing. Kaya kung kayo pinaniwala mga bossing, focus lamang, concentrate, matutupad ang inyo pong ninanais na lalayuan na kayo ng mga taong toxic po sa buhay po ninyo. Kaya kung kayo pinaniwala mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.